So ayun, no, ngayon nagpapaklas ako ng Aerox. So kapalit na tayo ng ng brake shoe. So feeling ko bumigay na yung brake shoe ko. Medyo manipis na rin. Tsaka medyo sagad na yung sagad na to. So ayun, tanggalin na natin ito. Lain natin ito. So pag tanggal mo ito, so sunod naman ito. Tanggalin, ilain siya. So ayan, mamaya dyan. So ayun nga, natanggal ko na yung gulong. So buti na lang, naisipan ko na i-check kasi tingnan niyo yung nangyari sa kanya. Basag na. So buti na lang, naisipan ko linisin. Tsaka humingi na yung brake ko kanina. So basag, nabasag na, tanggal na. So ayun. So sabi ko, hina ng brake sa likod eh. Pala, tuklap na. Kaya umaamoy siya. Okay. Sige. Sige, tanggalin natin 'to. Ya, tanggalin natin 'to. So. Yan. Kita niyo. Tuklap na. Bumigay siya. Ewan ko anong brand 'to. Pinutang ko niyo. Parang may nakasulat na S3. Yan. Tutusin, pwede pa siya eh. Pero bakit tuklap? Diba? Okay, sige. Linisin ko lang. Kailangan natin linisin ito. Yan. Madami na siya. I think. So, yan. Let's natin. Yan, pag, pag nilinis nyo ito, ako nagmamask ako eh. Kasi di siya dapat masinghot. Ayan, mga alikabot na yan. Di siya dapat masinghot. Ayan, delikado siya. So, mag-mask kayo. Sobrang swerte din yan. Wala namang nangyaring aderya sa ating ginagamit ko. Pero ayan, ito yan. Yung mga natanggal. Napansin ko kanina, umaamoy yung brake ko eh. Yun pala, ano na siya, tanggal na. Tapos kahit isagad ko, hindi na siya kumakapit masyado. Puro unahan na lang. So mamaya bugahan ko rin yung tubig. Konti. So yun. Siguro sabunin ko ng konti yan. So mamaya na lang. Mamaya ulit. So ayun, spray natin ako ng tubig, sabon. Okay, sige, may ulit. A few moments later. So ayun, ngayon ang ipapalit natin itong racing boy. So nabili ko lang siya. Ito. So yun, pagkabit, hindi ka naman maliligaw dito kasi meron siyang guide. So itong plat dito. Tapos ito naman dito. Ikorte na siya. Ayun, nilinis ko rin yung drum brake, yung drum niya. So ayun, sinabon ko, binanlawan ko mabuti. Buti na lang hindi nasira kasi at na-check ko kaagad. Kasi pwede niyang sirain ito eh. So wala namang problema.
Okay, kapit na natin. So, ayan, kapit na natin ito. So, adjust nyo na lang doon. Dito mamaya. Yan. Kung masyado siyang mahigpit. Pero ako, sinagad ko na muna. Okay. Ayan, pwede natin sabit yung mga parts niya. Madali na lang yan. So, let's check na lang mamaya. Okay? Lalangisan ko kasi yung mga thread para kasi nakapapasokan yung tubig niya. Ako lagi itong lalangisan para kahit medyo matagal na siya, hindi siya mga ngalawa. Tapos hindi siya ganyan ka hirap ang galing. Trabaho itong Aerox pag nag-backlash ka sa likod kasi pag yung shock dual siya kasi siya hindi katulad ng mga iba tulad ng isa kong motor dati Honda Creek isa lang ang shock mo nun so hindi mo na kailangan mag-backlash nito so babaklas mo pa yun bakit hindi naman babaklas yun pero tatanggalin mo pa yung tornillo. Okay, so tingin ko kaya nyo na rin naman yung gawin. Dito ko na lang rin tatapos. Madali lang naman yung ibalik na ito. Basic na siya. Tambucho. Siyempre, pag magtatanggal ka ng gulong sa likod, kailangan talaga magtanggal ng tambucho. So, yun. Nakabit na lang din. Paano mo tinanggal. Then, wala siya ibabalik. So, okay. So, yun. Nakabit nito. Okay. Pita na lang natin yung sumigulong tapos sa tambucho. O pagka nangihigpit ako ito, pinatanggal ko yung center stand. Dapat ano lang, single stand lang. Kasi syempre iikot siya. Yan, single stand lang. Tapos pwede mo higpit ang ako yung nakakas na ako nalang dito. Para hindi siya hello. Kaso ako hindi siya na sinapwersa ng higpit kasi ang rotation naman niya forward. So yung hindi nito pahigpit ng pahigpit. So pag nasobrang higpit baka ma-rosted. Mas problema. So okay na yung hanggang dito lang hawak. Pag naramdam ako ng higpit na. Okay. So, yun, nakabit na rin. Lahat na nakabit na to. Yung fire hugger ko, binalik ko na rin. So, nakabit na lang yung radiator cover, tsaka yung tambucho. So ayun, nakabit na nga. Check natin yung driver niya. So okay naman. Tapos dito. Check natin yung galaw niya. Okay. So, bago pa kasi kaya kapal pa siya. So in-adjust ko na lang. So ayun, okay na. So next time ulit. Thank you.